Herbal medicine. Marami ang nagagamot ng bituon na prutas na ito. Ang loob nito ay parang itsura niya gabi. Tapos binalatan mo itong prutas na ito ay para siyang bunot pag hiwain mo siya. Tapos may puti siyang seeds sa loob. Yun yung ginagamit nilang panggamot. Kinagadgad nila tapos ipinapahid nila doon sa ano. Tinatapal nila sa may affected area. Kaya ng bukol, goiter, cyst. Marami nang nakatry po niyan. Pain reliever as well. Ito yung dahon niya, para siyang dahon ng umbrella tree. Yung bubot ng dahon nito ay ninunguya nila. Sakit. Sakit gamot sa sakit sa ngipin. Pero hindi nila ito kinakain kasi ito ay lason. Ginagawa nilang pulbura ito yung seeds niya, tapos pamatay nila ng isda. Kaya tinawag siyang fish poison. Fish poison! Ini-infuse ko ito with coconut oil or olive oil. Ito yung bunga niyang bubot pa. Bata pa. Ito yung matured niya na ano, brown na siya. 3, 4, 5. Ayan. Mas magandang gamitin yung brown. Brown na. Matured na ang bituon fruit. Bituon fruit. Ito yung bulaklak niya. At ito yung bunga. May 4 na o 5 angulo. Ayun o, may 4 siya. 4 lang yung angulo niya. Kaya tinawag siyang square box or fish poison. 1, 2, 3, 4. Tapos ito naman, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ang puno niyan ay parang umbrella tree. Ayan siya. Mataas siya. Nalalagas yung mga bulaklak niya after ng ulan. Ganda siya, no? Diba? Parang siyang pom-poms. Yan ang bulaklak niya. Marami ang benepisyo ng square box na ito.